Morning, morning, mga mamshi. So dahil na ngayon ay Sabado, napag-isip-isip namin ni Daddy na mag-biking ngayon. Dahil nga medyo matagal na rin kami hindi nakapag-biking, dahil noong mga nakaraang weekend, medyo na-busy ang Daddy, so hindi na rin ako nakapag-bike dahil wala akong kasama. Pero nung tinignan ko sa labas, malakas pa lang ulan. Kaya ayun, napag-isip-isip kong mag-early general cleaning na lang muna. Una ko munang nilinisan itong sala namin dito sa taas. Bale, di naman kalakihan itong sala namin kaya carry lang kung ako na lang ang maglilinis. Pero bago ko pala sinimulan ang paglilinis, ay binutingting ko muna itong speaker namin. Gusto ko kasing magpatugtog habang naglilinis para good vibes naman. Kaya, nung nakapatugtog na ako ay sinimulan ko na ang paglilinis habang nandun pang BB Amber sa baba dahil for sure pag nandito ang bata ay malabo makapaglinis ang mami. Una ko munang binuksan itong kurtina ng pintuan namin papunta ng terrace para medyo maliwanag naman. Pagkatapos ay pinagpagpagan ko ang mga una na nakalagay sa upuan pati na rin yung mga upuan mismo. Pagkatapos ko mapagpagan ay kinuha ko muna yung phone ko para mapalitan yung music kasi parang inaantok ako sa music na pinakikinggan ko. Ayun nga at medyo matagal akong nakapili ng mga dumb music hanggang sa tiyadaan! Nandito na ang bata, nakapanhik na dito sa taas. Gusto nga ng batang ito na magpakarga kasi nga pag nandito ang mami sa bahay ay palagi siyang nakaklingi at ito nga nakikipagsayawan pa sa mami. Dahil nga napansin kong nakakalat pang buhok ng bata, kaya ayun, inayos ko lang muna pati na rin yung damit niya. Kasi nga naglalaro sila ng kuya niya sa baba. Pagkatapos ko na mapagpaga ng upuan at tapunasan ko na rin yung mga nag-displaying figurine at frame, ay nagwalis na ako. At syempre, di magpapauling assistant ng mami, ang batang makulit. At ayun nga, tinawag ng daddy ang bata para pagtapunin ng diaper na ginamit niya kagabi sa basurahan. At ayun, sumunod naman ang bata. Actually, sanay naman ang bata na magtapo na kanyang diaper sa basurahan kasi nga sinanay namin siya na ganun. Kasi nga, every time na may mga basura na dapat istapon, ay siya yung pinagpatapon namin, halimbawa na lang yung mga plastic na kinakainan niyang biscuits, lalong-lalo na yung pinapalitan niyang diaper. At sunod ko namang galinis sa itong kwarto namin. Inayos ko lang muna yung mga natupi ko ng mga kumot at unan. Sunod ko namang binuksan yung mga kurtina ng bintana sa kwarto para naman maliwanag. At binuksan ko na rin yung salamin ng bintana para naman makapasok yung fresh air galing sa labas. As usual, sunod-sunod naman ang bata at may dala pa siyang walis. Sinunod ko namang tupiin yung mga pinaghigaan ng daddy. Diyan kasi siya nakapwesto sa baba. Dahil nga, di naman kami magkasya dito sa higaan, lalong-lalo na ang lilikot ng mga bata. Actually, sa mga bata naman talaga ang kwartong to, dahil nga di pa naman tapos yung kwarto namin ni daddy, pinag-iipunan pa, kaya ito, dito lang muna kami. Kako nga, the more, the merrier. Nang matapos na akong magtupi, nagwalis na naman agad ako. Ewan ko ba? Kahit araw-araw naman tayo nagwawalis, hindi naman nauubos ang mga likabok. Yung iba pa nga ay nakasuksok pa doon sa gilid lalong-lalo na sa ilalim ng higaan. Ang hirap pa namang walisin dahil doon sila nakapwesto sa pinakailalim talaga ng higaan. Natatawa naman ako sa batang to kasi nga gusto niyang bumaba. Iwan ko ba, parang natatakot siyang bumaba kaya ayun tinulungan ko na lang siya para makababa. Ayaw talagang magpapigil ang batang to sa kakulitan. Kahit sa paglilinis, palagi pa rin nakabantay sa mami na kasunod pa nga at gustong palagi siyang kasama. At nung winalis ko na palabas yung mga dumi, napag-isip-isip ko na sana inuna ko na lang pala ang paglilinis ng kwarto bago ang sala para isahan na lang ang pagwalis ng alikabok na wala sa isip ng lola niyo mga kainang. Hayaan na lang tapos na naman din sa susunod na lang siguro. At ayun nga, tapos na akong maglinis dito sa sala. At sakto namang tinawag kami ng daddy para mag-breakfast na daw. Kaya hanggang dito na lang mga kainang. Happy weekend! Sana maging masaya ang inyong weekend kasama ang inyong pamilya. God bless po! Thank you for watching!